ang Panginoon at ilain ng kanyang ngalan. Puri siya ay ngalitan at papurihan magpakailanman. Kanyang langit at lupa, kanyang araw at buwan, nini kanyang mga isda't ibon, kalahubang at karagatan, buhay siyang banal at takina. Bilang kanyang ngalan, kung lahat ng nini kanya ay mabuti, yaman niya ng lubusan. Inyo ang Panginoon at ilain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumayin yung lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo ng 28 na linggo ng pangkaraniwang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Gunitain natin ngayon ang mga santa na sina San Hedwiges o Santa Hedwig at si Santa Maria Margarita ng Alacoque. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Lambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal ko mga kapatid, sa sulat ni San Pablo sa taga-Galacia na ang pananalig sa ating Panginoong Hesus ang siyang dapat nating isabuhay at iwaksi anuman ang iba't ibang mga hadlang para sa ating pananalig sa Kanya. Sa ating Ebanghelyo ngayon, tinuturuan tayo ng ating Panginoon kung ano ang mahalaga sa buhay. Kuminsan hindi tayo nagpapahalaga sa pag-ibig at sa katarungan. Ang ating tinitingnan ay ang mga bagay-bagay na sa panglabas lang. Kaya dahil sa ating karapukan at kahinaan, tayo nagkasala. Kaya dumulog tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyon nawa ang kakanhang loob ay manguna at sumusubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itagoyod sa pindigang gumawa ng kabutihan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa sa hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una, hindi na tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng mga gayong bagay. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo ang likas nilang pagkatao, kasama ang masasamang pita nito. Ang Espiritu ang nagbibigay ng buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kaniyang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging mang adhikay, pagtawanan lamang at hamat-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging nagsasaliksik ng banal na aral, ang utos ng puon siyang binubulay sa gabi at araw. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ngunit iba-ibang ang masasamang tao, ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi'y umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang tinig ko'y pakinggan ng kabilang sa'king kawan. Ako'y kaninang susundan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus, kawawa kayo mga Pariseo,
ibinibigay ninyo ang ikapo ng yerba buena, ng ruda, at ng iba pang gulayin. Ngunit pinalaligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit huwag naman ninyong kaligtaang gawin ang mga iba. Kawawa kayo, mga Parisiyo, sapagkat ang ibig ninyo'y mga tanging luklukan sa mga sinaguga at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan sa aba ninyo. Sapagkat para kayong mga libingang walang tanda na lalakaran ng mga tao nang hindi nila nalaman. Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalabhasa sa kautusan, "Guro, sa sinabing mo yan, pati kami kinukutya mo." At sinagot siya ni Jesus, "Kawawa rin kayo, mga dalabhasa sa kautusan, sapagkat ipinapasan ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin, ngunit ni daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Ngayon, nasa Miyerkules tayo ng 28 na linggo ng pangkaraniwang panahon at ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Ang tema po natin ay na sa susing versikulo ng ating teksto na Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 11, versikulo 12. At ito ay tungkol sa katarungan at pag-ibig ng Diyos. Maganda pong pagkasulat dito sa ating Ebanghelyo sa orihinal na pagkasulat. Ten krisen ke ten agapen tu tiyo. Ten krisen sa atin yan katarungan ke at ten agapen to tiyo. Agapen, pag-ibig, pag-ibig sa Diyos. Ito yung mahalaga. Lahat ng mga kung ano-anong mga pangdekorasyon, lahat ng kung ano mga ginagawa natin sa tradisyon, lahat ng tungkol sa mga patakaran at sinasabi pa sa mga Hudyo, kautusan na sa kanilang lingwahe, Torah. Ang Torah, ito yung nasa limang aklat ng dumang tipan sa Biblia. Aklat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros, Deuteronomy. Na kung saan, doon nakalagay ang 613 na mga kautusan. 613 commandments. Hindi po 10. 613 commandments. Ginawa lang po yung 10 dahil may mga palabas noon sa mga drama, ginawang 10 ang 613 at nagkaroon pa ng movie, Ten Commandments. Kaya nagiging dekalog o 10 na mga salita o sabi, 10 na kautusan. Itong Torah, ayon pa ni San Pablo sa kanyang sulat sa Galacia, Kapitulo 5, 18 hanggang 25, ito po ay nagtulak sa mga gawa ng laman. Pagkos tayo na sa panahon na ng ating Panginoong Isos at nabinyagan sa pangalan niya, tayo na sa Espiritu.
Kaya kung tayo na sa Espiritu, huwag yung mga kung ano-anong mga kasalanan, bagkos ang bunga na ng Espiritu Santo, ito yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, lahat-lahat na, kabutihan. Ito yung tinatawag na mga biyaya, mga kaloob ng Espiritu Santo. Dito tayo mamuhay. Kaya sinasabi niya sa versikulo 25, kapitulo 5 ng sulat sa taga-Galacia, ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin. Kaya ito rin ang dapat maghari sa ating buhay. At ang paghari sa Espiritu sa atin, ayon pa sa Ebanghelyo ni San Juan, kapitulo 8, verso 12, ay ang pagsunod sa Panginoon upang mamuhay tayo sa liwanag. At yun ang ating tugon sa ating Salmo 101. Sa ating Salmo 1. At sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, kapitulo 11, verso 42 hanggang 46, sinasabi ng ating Panginoon na duway, kawawa kayo, mga Pariseo, lahat-lahat na sinasabi, sapagkat tumitingin sa mga detalye, napakaliit na mga bagay, gaya ng pagtiting sa mga herbs o mga tinatawag nating mga nagpapasarap sa pagkain, pero nakalimutan natin. Una, ang katarungan. Pangalawa, ang pag-ibig at higit sa lahat, ang pag-ibig sa Diyos. Para sa mga Hebreo Hudyo, ang ating Panginoon ay isang Hudyo, napakahalaga ang pag-ibig, napakahalaga din ang katarungan. Ang salitang pag-ibig sa Hebreo, ahava, ito po ay makita natin sa Biblia ng 555 times. 555 kabisis sa Biblia. At ang katarungan na sa salitang Hebreo, tzedek, ay 140 times. 140 kabisis na sa Biblia. Napakahalaga nga. At dahil mahalaga, ang pagtingin una sa lahat ng pagtingin sa ating Panginoon ayon sa kultura ng mga Hebreo, kakaiba ang katarungan. Ang katarungan, hindi po yung tinatawag nating distributive justice na ipamahagi natin sa mga mahirap yung ating mga ari-arian o ano pa. Pwede rin yun. Pero ang sinasabi dito sa katarungan, dapat ibigay at isabuhay ang nararapat isabuhay ng isang tao na kawangis at larawan ng Diyos na ibig sabihin, may dignity, may dignidad. Ang ibig sabihin, kung tayo ay nagbibigay lang sa mga nagpapalimos at manatili silang nanghingi ng mga barya, hindi tayo nakatulong sa kanila. Walang katarungan. Ang tzedek, ibigay ang nararapat sa kanila upang sila ay maging tunay na tao na kagaya natin. At kung tayo naghihirap man at maraming tao nagpasasa sa kanilang walang katarungan na buhay dahil nagsusugal lang nakatira sa mga mansyon o mga magagara na lugar, hindi sila nagbibigay ng tzedek o katarungan. Nagkasala sila. At hanggang hindi sila gagawa ng paraan na ang lahat ng tao ay mabigyan ng rapat ibigay upang ang lahat ay magkaroon ng imahin at larawan ng Diyos na kagaya nila, nagpapatuloy silang nabubuhay sa pagkasala. At kung hayaan natin na ang mga tao ay sapilitan kumakapit sa patalim dahil buhay lang natin ang ating tinitingnan, tayo nagkasala sa katarungan.
Hindi po ito tinatawag nating social justice. Ang tinatawag na ito, katarungan ayon sa paningin ng Diyos. Ay itong katarungan ayon sa paningin ng Diyos ay pagtingin na dapat may pag-ibig. Kaya mayroon tayong ahaba, pag-ibig. Sa pag-ibig, kung ikaw ay umibig sa kapwa-tao, dapat yung tao na yun ay igalang mo. Paano mo igalang isang tao na magpatuloy siyang maglilimos at binubusabos siya sa ating sistema? Paano masabi na ikaw ay Kristiyano kung mayroon pang mga inaapi, nilalamangan at pinahirapan at niyurakan ang kanilang mga katarungan at ang kanilang karapatang pantao? Dito sa dalawang salita, tzedek at ahaba, dapat ating tingnan ito yung mensahe ng ating Panginoon. Gusto natin ang tradisyon, okay, magbigay tayo ng tithing, 10% ng ating income, buong income, gross income, ibigay natin sa simbahan. Okay yan, tithing. Pero sinasabi ng ating Panginoon, ang mahalaga ay ang katarungan sa Diyos at ang pag-ibig sa Diyos. At ang pagsabuhay ng katarungan sa Diyos at pag-ibig sa Diyos ay gagawa ng higit pa. Atin pong baguhin ang sistema ng ating sambayanan upang ang sambayanan natin hindi na struktura ng mga nangaapi, ng mga makapangirihan na kung ano lang ang kailang ginagawa ng mga kapalpakan hanggang hindi na nirespeto ang karapatan ng kailang kapwa-tao. Hanggang nagpapatuloy sila sa pangungurakot at paggawa ng kung anong mga pagkamal ng mga kayamanan na yun sana ay mapunta sa lahat ng tao. Ito ang dapat nating tingnan. Ang katarungan ng Diyos ay iba sa katarungan ng tao. Ang pag-ibig sa Diyos ay kaiba sa pag-ibig ng tao. Pero ito ang dapat nating gawin, sabi pa nating Panginoon sa ating Ebanghelyo. Kapag ka hindi, anong sabi ng Panginoon? Kawawa kayo. Parang sinasabi dito, isinumpa tayo. Huwag naman tayong isumpa ng Diyos. Gagawa tayo at nang narapat at nababagay na gawin na may katarungan at may pag-ibig sa Diyos. Dahil mahal ka, mahal tayo, mahal tayong lahat ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos, kailangan na ating isabuhay ang kanyang katarungan at ang kanyang pag-ibig. Kapag ka hindi, at kung hinayaan natin ang ilan na mga api sa atin at magpapatuloy lang sa kanilang mga paraan, naging kasabwat tayo sa ginagawa nilang makasalanang paraan. Kailangan tayong kikilos bilang tunay na Kristiyano at sumunod sa kalooban ng Diyos. At may sinasabi pa ang ating tinatawag na simbahan. Ang simbahan natin ay mayroong tinatawag na compendium on social concerns and at sa compendium number 3, pwede ninyong i-research doon, compendium of social doctrine ng simbahan, number 3. Hindi kasi ito pinag-aralan ng lahat, pero sasabihin ko, sinasabi doon ng ating inang simbahan, ang pag-asa ay magkaroon ng kaganapan ng katarungan. At mula sa pag-ibig, tayo ay magiging tunay na mga tao na magkakapatid sa isa't isa. Compendium of Social Doctrine number 3 na turo ng simbahan. Ito ang dapat nating isabuhay. At makaalala tayo sa simple na sinasabi ni Santa Clara ng Assisi.
tayo ay maging kung sino tayo dahil sa pag-ibig. At kung sino ang ating iniibig, ay siyang maglikha at maghugis ng ating pagkatao. Sino bang minamahal mo? Diyos ba? Si Kristo ba? Dapat siya ang maghugis sa buhay mo. Diyos dapat ang siyang maging bahagi ng ating buhay, maghugis ng ating buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, nagsasama-sama tayo bilang bayan ng Diyos. May pananalig nating dalhin sa harap ng Ama ang ating pangailangan. Umaasang pakikinggan niya ang ating mga kahilingan at atin pong itutugon, Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang simbahan naway maging mulat sa kanyang responsibilidad na isulong ang katarungang panlipunan sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway maging makatotohanan sa kanilang pagsusumikap na makapagbigay ng paglilingkod at programa para sa mga mahihirap at naghihikahos. Manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga may trabaho at mga manggagawa, naway maging tapat at magalang sa isa't isa, manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatanggap ng suporta at kasiguruhan mula sa kanilang mga kapamilya at kaibigan, manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway masiyahan sa walang hanggang kaligayahan sa piling ng mga banal sa langit, manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, palalimin mo ang aming panampalataya upang umunlad kami sa iyong pag-ibig at laging maglingkod sa iyo ng may kabutihang loob at katapatan. Tingin namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Kabutihan mo, kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Tumayo na po ang lahat. Manalangin niyo patid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasalo sa aming paghahain upang sa ginap naming pagdiriwang kami makatawid sa kalhatian sa pangitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapayang tunay, marapat ni kay aming pasalamatan. Sa paglingap ng loob ang tayong likhamot pinangasiwa sa San Sinukob. Sagad mong siya iwas tong lubos, siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pag-iliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kay kaisa namang helsi si awit ng papuri sa umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kanakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabananan. Kaismitan yung Espiritu yung banal na makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid namin na imlay, may pag-asang sila muling maubuhay ganyang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan minipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni Santa Hedwig, ni Santa Maria Margarita Alacoc, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Amen.
sa tagubilin na magaling na utos. Sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumas sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pupatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghay naman panampalatay at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Panginoon, ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Buhay kanya, inagpapahinga sa mga ang pastulan. Inakay ako sa tahimik na batis at tulot niya'y bagong lakas. Tapat sa pangakong ako'y sasamahan niya sa tuwid na lundas. Panginoon, ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Buhay kanyang pinagpapahinga sa bandang pastulan. Available na po ang ating mga All Souls envelopes. Sa mga nagnanais, maaari na kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan
O sa Information Guard, isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal. Hiloog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gayon mong kasalo sa iyong buhay sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kayo mga narito, kayo naugnay sa iba't ibang social media platform na kusposting sa iba't ibang paraan na way inyong panalangin ay dinggay ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong sa Quiapo Church o pumakatulong Quiapo Church sa kapwa natin mahirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo pa yung Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin, away ang Diyos, ay magpapala sa inyo ng mga biyayang siksikliglig at nag-uumapaw. Katarungan at pag-ibig ay siyang dapat nating isabuhay upang makasunod tayo sa ating Panginoon. Ngayon po ang puspas. Mangyari po lang itas bagya, mga ibagay na puspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inaagpas ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan, nagsusumamo sa imakamta na manila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang naloob na tinatanaw. Paspasan din po ninyo ang mga na imahin, dasal at mga bagay-bagay. Paspasan na may makaramdaman. Sa pangitan ng binisyon na may maalan ng pangakon sa binyag na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kayong taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ating pong Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin, aray mo aming buhay at kasal. Sa Padre Jesus Nazareno, itas mo kami sa kasalanan. Ang puso na matingnan ay sa pisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, aral naman. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulman natin namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulman natin.